advertisement is not an offer. Klaruhin natin yan. Kasi pag offer kasi, pag tanggapin mo, contract na yun. Di ba? In-offer mo, okay. May binibenta ka, in-offer. Pag tinatanggap, contract. Contract na. Okay. But advertisement is not an offer. It is only an invitation to make an offer. Okay. Ibig sabihin, pag may advertisement ka, okay, ito yung binibenta ko. Pag pumupunta ka, doon pa lang, pasok, doon pa lang kayo mag-negotiate about the sale, about parang sa mga contract. Parang one step to selling. It means it is only a preparatory for a contract. Mm-hmm. Pero para sana, kung sa mga nag-advertise, dapat yung na-advertise nila ay tama naman. Yes, yes. But may batas tayo about protection ng mga consumers. Ayun. Okay? Mm-hmm. Klaruhin natin yan na moral lesson, hindi lahat ng advertisement maniniwala tayo. Kasi hindi naman yun offer. Invitation yan to make an offer. So pag may advertisement, you have to think, pag-aralan mo kung totoo ba yan. But may batas tayo about protection of the consumer's right. Sabi dito, illegal ang false, deceptive, and misleading advertisements. Illegal po yan. If the purpose is to induce possible clients na bibili ng products or services. Kumbaga, lukuhin sila. Lukuhin. Nasa isip mo na lukuhin sila. This is actually, ang batas na ito is truth in advertisement rule. Mm-hmm. So, kailangan yung mga advertisement mo, totoo. But may mga accounting penalty, but dapat natin klaruhin na hindi lahat ng advertisement, maniwala po tayo. Katulad dito sa sinasabi is online. Online, hindi lahat na nakalagay sa newspaper, sa TV, ito ang sarap ng pagkain na to. Kasi ang sarap, pwedeng masarap sa'yo. But sa kanya, sa iba, hindi masarap. Hindi masarap. Pwede yung shampoo na yan, maganda sa buhok mo, hindi maganda sa ibang tao. So it means, hindi lahat ng advertisement, maniwala ka. Law on contract. Pag may offer, pag tinatanggap mo yung offer, contract na yan. For example, bahay. Ito yung offer ko, yung bahay nito 5 million. Kung tinatanggap mo yung offer niya na 5 million, may sale na. Di ba? But it's not, hindi naman ganon. For example, may advertisement sa social media, sa TV, na may bahay ka, binibenta mo, 5 million. Ganon. Tapos, tinatanggap mo, hindi pala totoo. Yung nakalagay sa advertisement, nakalagay doon na may aircon na, may TV, may refrigerator, na, fully furnished. Pero ang totoo, hindi what? Naman. So, are you liable? Pwede ba idibanda yung advertiser ng estafa? Hindi. Kasi advertisement is not an offer. So parang talagang lumilitaw dyan na niloloko mo lang sila. Ang ibig sabihin, ang advertisement, hindi yan panuloko. Kasi parang ini-exchange mo lang ang isang produkto para bilhin. Kailangan ikaw, if you are a buyer, you have to verify lahat ng advertisement. Okay? You have to verify kasi wala pang contract na pinag-uusapan. Make sure lang na yung advertisement hindi naman sobrang exaggerated na lumalabas na panluloko na. Kasi that is what we call false, misleading, and deceptive advertisement. And that is already illegal and contrary to the truth in advertisement rule. May mga penalty yan. Fine. Ang fine is actually 5,000 pesos. May kulong pala, 6 months na kulong. Attorney, 5,000 lang? E paano kung masyadong malaki? Like, let's say, hindi travel. Let's say, ang advertisement is about a gadget. E syempre, ang mahal-mahal ng isang gadget. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang yung penalty so, yan. So, ibig sabihin, if you are a buyer, hindi dapat tayo maniniwala sa lahat ng advertisements. Kasi ang advertisement, as what I've said, ano ba yung nature of advertisement? The nature of advertisement is not an offer. Hindi an offer na pag sinasabi ng isang magandang babae sa TV na ito, masarap to, ito, pampasexy, ito, pampapogi, maniwala tayo agad. Kasi it's just an invitation. Invitation to make an offer. Ibig sabihin, pag may advertisement na yan, pupunta ka, bibili ka, hindi automatic bili ka. Magtanong ka pa dapat. You have to ask questions. Kasi, actually, yun yung nagkukulang Yung pagtatanong, follow-up questions. Oh, you have to ask questions. You have to verify kung totoo yan. Kasi it's just a mere advertisement. Advertisement, as what I've said, is just an invitation to make an offer.